Sa reception ng isang kasal, nakatayo ako sa unahan habang umaawit. Nang matapos ay naupo ako sa isang upuan malapit sa operator ng sound system. Masayang binati ng MC ang bagong kasal at ang lahat ng mga panauhin. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa patuloy na pagsasalita ng MC ay nabanggit nito ang petsa ng mismong araw na yon. Doon ko napagtanto na 10 years na pala ang lumipas simula noong kauna-unahang kanta ko sa kasal. Naka 10 years na ako as a wedding singer. Di lamang sa aming probinsya kundi pati na rin sa ibang lugar. Sa 10 years na yon nakapaloob ang naudlot naming love story ng babaeng naka all white. Dito rin nakapaloob ang istorya kung bakit ako nakabalik muli sa loob ng dating Christian church na aking dinadaluhan noong ako'y bata pa. Sa tulong ng Diyos at ng mga taong lingkod ng Diyos, lalong nabuksan ng aking puso't isipan pagdating sa pagpapahalaga, paglalaan ng oras, at paggamit ng talento para sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng mga kakayahang tinatamasa natin. Naging bahagi ako ng music ministry. Ganun pala kasarap sa pakiramdam kapag ang pinag-aalayan mo ng awit ay ang Panginoon. Dahil umaawit ka para sa nagmahal ng lubos at tapat sa iyo sa kabila ng iyong mga pagkukulang. Sa tulong at biyaya ng Diyos, nakalikha ako ng mga praise and worship songs. Naisulat ko ang mga orihinal na awitin na ibinubulong ng aking puso, katulad ng mga sumusunod. Hindi sapat ang minsan lang. Nilikha ko ang awiting ito habang nakasakay ako sa isang umaandar na pampasaherong bangka, samantalang pinagmamasdan ko ang alon sa lawa. Tinutukoy ng lyrics na ito ang tungkol sa aking ginagampan ng ministry na dumating sa punto na tila isang ilaw na patay sindi. Naganado sa pagdiriwang sa oras ng pagsamba, ngunit matamlay sa tuwing may mga pinagdadaan ng pagsubok o problema sa buhay. Sinasabi ng awiting ito na marapat lamang na ating itaas, purihin at sambahin ng may galak ang Diyos, di lamang sa panahon na maisipan natin, kundi sa lahat ng oras. Dahil ang magdiwang ng minsan lang para sa Diyos ay di sapat, dahil sa Kanyang di matutumbas ang kadakilaan at katapatan. Aming Diyos, banal at dakila. Nasa kusina ako ng boarding house nang mapalingon ako sa isang newspaper sa ibabaw ng mesa. Puro bad news halos ang nilalaman nito. At ang nakakatakot pa, halos malapit lang sa lugar ko ang pinangyayarihan ng kaguluhan. Nasabi ko sa aking sarili, paano mapapayapa ang isip ko kapag ganito? Pumasok ako sa kwarto. Nakita ko ang isang ballpen at notebook sa ibabaw ng Durabox at isinulat ko ang awit na nagsasabing ang Diyos ay hindi nang iiwan at nagpapabaya, na sa bawat oras ay laging maaasahan, na sa puso't isipan natin ay nagdudulot siya ng kapayapaan at ang mabuhay ng kasama siya ay pag-asa. Himig ng puso. Isang gabi nang matapos akong manalangin, tumatak sa isip ko ang mga sinambit kong dalangin sa Panginoon. Ano kaya akong gawin kong kanta ang personal prayer na yun? At ganoon nga ang nangyari. Ang dalangin kong yun ay nilagyan ko ng himig. Naging isang awitin na nagsasabing ang Panginoon lamang ang dapat ibigin nang walang kapantay. Na kahit saan at kahit kailan ay marapat lamang na ma-acknowledge siya sa lahat ng ating ginagawa. Naglalaman din ito tungkol sa pagsusumamo ng isang puso na humihingi ng kapatawaran at kumakapit sa pangako ng Panginoon. Sa awit kong ito, nasa bahay ako sa probinsya nang maisulat ko ito. Nais kong mag-storytelling sa Diyos sa pamamagitan ng isang awit. Gusto kong sabihin sa Kanya na alam kong hindi sapat ang isang awit sa kabutihan mong hindi mapapantayan. Ngunit hangad ko lang ang ikaw ay malugod
dito sa awit kong hatid ay karangalan. Nakapaloob din dito na sa Diyos natin madarama ang wagas na pagkalinga at pag-unawa. Pagbibigay diin na ang awiting ito'y sa kanya lamang ilalaan hanggang sa kailanman. Awitin na naglalayo ng pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Sa piling mo, nasa loob ako ng church at pinapanood sa pag-iensayo ang mga instrumentalist. Nakita ko ang isang blank band paper sa tabi ng laptop. Kinuha ko yun at naghanap ng ballpen. Hanggang sa nakita ko ang isang ballpen na tila matutuluyan na talagang maubusan ng tinta. Ginamit ko yun at nagsulat ayon sa dikta ng aking damdamin. Habang nagsusulat, ay tila naghihingalo na ang ballpen. Palabo na ng palabo hanggang sa natuluyan. Buti na lang, bago pa matuluyan ay natapos kong isulat ng isang awit na nagsasabing sa piling ng ating Panginoong Hesus ay may kapayapaan at kapanatagan, na siya ang humango sa atin mula sa kasalanan, na tanging lakas at ganap ang kanyang mga salita, kaya marapat lamang na ituon sa kanya ang ating tiwala, na ang pag-ibig niya'y tapat mula noon at sa habang panahon. Hayo, nakatanggap ng invitation ng aming church para sa isang songwriting competition na kung saan kasali din ang maraming churches. Isa kami sa kauna-unahang nakapag-submit ng entry, ngunit di pinalad na manalo. Gayunpaman, naging memorable ang kantang ito dahil ito yung panahon na busy ang music team sa pag-aaral at trabaho. Naging daan ang kantang ito para mapagbuklod muli ang schedule ng bawat isa sa dibdibang pag-iensayo. Nakatulong ito sa music team upang ma-realize ang mga bagay na dapat pa naming matutunan. Ang lyrics ay naglalaman ng isang layunin, isang hangarin at isang damdamin upang abutin ang mga pusong nalalayo sa Diyos. Tumutukoy sa pagganap, sa tungkulin ayon sa hinabilin ng Panginoon, tulad ng pagkakaisa sa paghayo at pagpapalaganap ng mabuting balita ng Biblia. Kay sarap isipin. Sinulat ko ito noong nakaramdam ako ng pagkatamlay, na dulot ng mga isiping nagpapabigat sa aking damdamin, tulad ng ilang mga problema. Sinasabi nito na sa bawat tamlay na nadarama, sigla ang dulot at dala ng Panginoon sa atin. Bawat lungkot ay kaya niyang pawiin ng galak at saya. Nasaan man tayo naroroon, ay matuto tayong magpasalamat sa Kanya sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, na ang pagsamba, papuri, at pag-awit ay sa Kanya lamang ilalaan. Bukod sa mga ito ay nakalikha din ako ng iba pang mga tula at awitin. Talent is a sweet fruit that may inspire, impress, and attract to others, but distasteful when we use it for a selfish purposes.